Ilan pang nominee ni President-elect Bongbong Marcos ang tumanggap na sa alok ng mapabilang sa kanyang gabinete. Kabilang na rito ang tagapagsalita ni VP-elect Sara Duterte na si Cristina Frasco na handa raw suportahan ang mga hangarin ng bagong Pangulo bilang Tourism Secretary. Nasa front line ng balitang yan, si Marlene Alcaide. The public service brand of the Tulfo family will continue. Yan ang pahayag ng mamamahayag na si Erwin Tulfo matapos niyang tanggapin ang alok na maging susunod na kalihim ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng papasok na administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Kinit ni Tulfo, ipagpapatuloy nilang magkakapatid ang pagsiservisyo lalo't dalawa silang Tulfo sa gobyerno. I will be doing it through the DSWD side, and then Rafi in the Senate will be doing the same thing. So those in private capacity like Ben doing BTAG will be doing his own in his own private capacity. Sa ngayon, wala pang official meeting para sa transition sa DSWD. Bukod kay Erwin, tinanggap na rin ni Liloan Mayor at tagapagsalita ni Vice President-elect Sara Duterte na si Cristina Frasco ang alok para maging Tourism Secretary. Handa nga raw siyang suportahan ang layunin ni President-elect Bongbong Marcos na palaguin pa ang turismo sa bansa matapos ang 2 taong pinsala na dulot ng pandemya. Winelcome naman agad siya ng Department of Tourism para pumalit kay outgoing Secretary Bernadette Romulo Puyat. Ang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Amena Pangandaman ang napiling maging kalihim ng Department of Budget and Management. Nag-abot ng pagbati si Senator Sonny Angara sa pagkakatalaga kay Pangandaman na dati ring naging Chief of Staff ng yumaong senador na si Edgardo Angara. Malugod naman tinanggap ni Ivan John Enrile Uy ang alok na maging Secretary ng Department of Information and Communications o DICT. Pagtutuunan ng pansin ni Uy ang pagpapaikting palalo sa digital economy ng bansa na makakatulong para mabigyan pansin ang kahirapan, trabaho at ang pagiging digitally competitive ng Pilipinas. Habang ilalagay sa Presidential Management Staff si dating Manila 3rd District Representative Maria Zenaida Angping. Hindi na raw bago sa public service si Angping na may karanasan sa international law at diplomacy. Kasama sila sa 18 miyembro ng gabinete ni President-elect Bongbong Marcos na pinangalanan na. Nauna nang itinalaga si Attorney Vic Rodriguez, Vice President-elect Sara Duterte at dating MMDA Chairman Benjamin Abalos, kasama rin si Cavite 7th District Representative Boying Remulla, Arsenio Balisacan at Bienvenido Laguesma. Nasa listahan din ni BBM sina Susan Ople, Benjamin Jokno, Alfredo Pascual, Antonio Lagdameo Jr., Manny Bonoan at Felipe Medalla. Sa ngayon, hihintayin pa ang mapipili ni President-elect Marcos sa iba pang ahensya gaya ng Department of Agriculture, Department of Health at Department of Transportation. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5.